na punuan na yung truck stop eh. Thank you. Have a good night. Thank you. So ayan, nagbayad tayo $6 lang. $6 lang tayo.
Dito to sa Kansas. So for sure, pagbasok ng... Meron pa ba? Kaya siguro kay tag yun ang Kansas. Meron kayo sa Oklahoma din? Kailangan natin yan. Sana kami sa delivery eh, kaso kailangan daw nila ng appointment time. So, babalik, maghanap na lang kami ng truck stop para kung saan kami pwedeng tumigil. Wala ka na yung tao dun. Sinensend sa akin kung anong oras yung appointment, so pupunta na lang kami sa truck stop. So ayun guys, andito tayo sa ano, sa gilid ng parang Enchanted Kingdom. Ayun o, siguro kung nag-stay kami dito na isang buong araw, ayun o, maganda dito, roller coaster dito lang yan sa may tabi ng Labs. Ayos yun o. Sayang, sayang. Next time na ulit. Dito lang to sa may Oklahoma City. Ano pala yun? Frontier City. Ayun pala yun. Ayos yun. Mukhang masyado makulay itong mga lugar na to. Ay, napunta na tayo dito be. Alam ko na, ay, I don't know. Mukhang napunta na ba ako dito? Mukhang hindi pa. Nalalaman natin yan. Mapunta tayo sa may Labs. Arriving at Love's Travel Stop. So, malamang punuan to. Pero try natin. So, trucks only sa likod. Dito tayo sa pilot dahil mukhang punuan na sa Labs. Ako, napuntahan ko na itong lugar na ito eh. Check natin yan. One eternity later. So ayan guys, andito ako nakapark ngayon. Dito sa gilid, nakaparallel na lang ako dito dahil wala na, punuan na yung truck stop eh. So dito lang ako, ganyan ako. So, yan. Puno na lahat ng area na to, kaya nga sinasabi ko lagi, kailangan sa mga truck driver dyan, at least maano kayo sa pag-backup, lalo na sa mga baguhan, diba? Mag-focus na sa backup. Kaya kung hindi, itong simple na to, baka hindi pa magawa eh. Kasi nga, pwede kang sasabit doon, yan, banggaan na yung dalawa. Kasi ito may trailer din sa likod, diba? Sakto lang yung pagtila ba. Ayan, binigyan ko ng gap dito at binigyan ko rin ng gap doon dahil
baka mamaya bukas pag ito umatras ng konti, ako naman yung malanganin paglabas, kasi nga alanganin na doon sa kabila, di ba? So kailangan meron kang gap pagkaya doon sa likod. So pagka dumikit tong harap, makakatras ako doon ng konti para may duelo ako dyan at baka pwedeng doon na lang ako lulusot, diba? So yun guys, so dito na lang kami at tutulog muna at mamayang para pang 5 oras na itutulog. Okay, the next day. Hey guys, good morning. So ayan, nandito na nga kami sa aming delivery dito sa may Oklahoma City. So actually kagabi pa kami nandito, pero dahil sabi nung security na they will go by appointment, so hindi ko alam kung ano kasi yung appointment, and then nag-check nga ako sabi alas 6 din ng umaga. So ayun, medyo nag-visit nga ako kagabi dahil pagka dumating ka kasi sa isang area ng alanganin sa oras, mga alas 11 na yata, alas 10, alas 11, mahirapan ka na maghirap ng ano dyan, parking spot for any truck stop, dahil wala na maraming mga single driver na of course sa gabi sila natutulog, sa araw sila nagda-drive. So kami dito sa customer na to ngayon, ayaw nilang yung wala silang overnight parking sa loob. So pina-U-turn na ako and then pinasipat na ako, tapos it's up to me kung saan na ako magpa-parking. Pero yun nga, babalik ulit ako sa appointment time, which is ngayon nga. So yun nga, sabi ko nga na nabisa ako kagabi dahil kung sinabi lang nila na mas maaga sana yung kung anong oras yung delivery, hindi dapat hindi na ako nagtuloy-tuloy all the way para makarating dito, di ba? At saka kahapon, dapat alam ko na yung gagawin ko. Ang problema, ang nakalagay doon sa papel, alas 12 yung isa naman alas 8. Ngayon, nawala na rin sa loob ko kasi nga medyo marami akong mga inintindi. Yun nga, nagtuloy-tuloy ako dito. Ngayon, nakita ko rin naman sa satellite GPS itong area nila, merong parking, pero hindi nila, ayaw daw nila na mag-overnight dito yung driver. So ayun, so nandun na nga lang ako sa may gilid-gilid ng Flying J. Ayan, nakita niyo sa isang video, di ba? So doon na lang kami, and then kanina nagising ako mag-alas 6. Alas 6 yung appointment. Nalate pa ako ng mga ilang minuto, mga 5 minutes yata. So anyway, maghintay-hintay lang tayo dito. At ang sabi ng receiver na kasi dito may bayad. So yan o, meron silang alam nyo dito, nagtataka talaga ako dito. Dito lang naman tumalimit sa Amerika eh. Kasi noong time na nasa Canada lang ako nagda-drive, ang nangyayari, yung mga mayroon silang staff sa warehouse na sila yung mag-unload, diba? Kasi binabayaran din naman per hour yun, diba? Pero noong the time na nagda-drive na ako dito sa Amerika, diray mo, sila ang umorder sa'yo, diba? Sila ang umorder sa'yo. So ang order nila nasa Canada, diba? Taga-America sila, umorder sila sa Canada, tapos dinaib namin. Pagdating dito, kami pa magbabayad para i-unload. Di ba? So, ganun po yung kalakaran dito. Minsan, may time nga nagbabayad ako $300 eh. Para i-unload lang yung load ko nga. Minsan naman, may mga ibang receiver, tatanungin ka, do you want to unload by yourself or do you want somebody to unload for you? Kaya nga nagtaka ako sa mga ganung tanong kasi nga, kung isipin mo, order nyo yan eh, di ba? Kayo dapat mag-unload. Pero dito sa Amerika, malimit. 80%, ay no, 70% let's say, magbabayad ka. Yun yung tatawag niya, lumper fee. So, buti kung magkano lang, di ba? Bire mo daan-daan yan. Kaya, imagine mo, sa kada truck na dumadating sa kanila, isang tao lang yan, isang tao lang yung binayaran mo mag-unload. Ang bayad sa'yo nasa $360, $380, yung iba mas mababa, mga $150, mga ganun. O yung iba naman, true by pallet. Diba? So, let's say $20 per pallet. Eh, kung 24 pallet yan, 240 din. Diba?
Isang tao lang yun. Ma-unload niya lang yun ng mga within 10 minutes, 15 minutes. Kasi ano naman, power jack yung ginagamit eh. Yun na yung bayad, $300. Eh maya-maya, sunod-sunod yung truck. Eh, minsan nga, napapaisip ako na ano eh. Siyempre, hindi mo alam magkano ang kinikita talaga dyan, di ba? Kasi nga, tumahal ang charging nila. So, anyway, so mamaya na lang, at hintay ko na lang itong tawag daw nila para bigyan ako ng kung magkano naman yung price na ibibabayad ko sa kanila. Ang babayad ko naman dito is check eh. So, mayroon kaming tatawag na EFS check or a T-check. Yun yung binabayad. Nga pala sa mga Canadian driver, yung T-check kasi may dalawang T-check yan. So, isang parang, yung isang T-check is Canadian, yung isa naman is sa Amerika nga. So, hindi sila tumatanggap pag Canada. Pero para-pares lang yung itsura talaga. Meron ng konting pagkakaiba. Yung maple leaf na nakalogo doon. Yan, pay attention.